Ang point is, minsan sa buhay natin, sampu ang pinagawa sa iyo. Siyang ay tama. Ang isa ay mali. Ang matatandaan ng tao, yung isang mali mo. Ngayon, paano ka magre-response doon? Eh, diba, minsan tayo, doon sa isang mali niyan, dami kong nagawang tama, yung isang mali lang ang nakita. Pag nag-response ka doon na, ayoko na nga, resign na nga ako, itigil na nga ako, talo ka na doon. Pero pag nag-response ka doon na, nabutasan niya ako dito sa isang mali, gantong gagawin ko sa susunod. Para hindi niya makita na nagkamali ako, mag-aayos ako. Pero most of the time tayo, pag napagsabihan tayo sa isang mali at siya siyang natama, mas nasasaktan tayo doon sa isang mali. Ibig sabihin, ang kalaban na natin doon, sarili mo na. Pag hindi mo kaya ng acceptance, pag hindi mo kaya ng i-adjust, talo ka. May nabasa nga ako dalawa lang daw pagpipilian sa buhay kapag nasa kumpanya ka. Ang ikaw ay mag-resign at ang ikaw ay mag-adjust. Wala doon yung sila'y maaawa sa iyo. Hindi ito charity. Ikaw ay papakinggan, wala doon yun. Ibig sabihin, yung mag-adjust at mag-resign, decision making mo yon parehas. Pag ayaw mo na, di ba ma'am? Alis ka, ayaw mo na eh. Wala namang ipigil sa atin pag umalis tayo. Walang ganun. Na please, Sir Christian, please stay. Baka magsara kami pag nawala na kami. Di walang pipigil sa atin. So minsan, kailangan tanggapin natin, pangalawa, kailangan may action plan tayo dun sa mali natin. O kahapon, nadali kami kahapon, o anong learnings doon? May mapupulot kang aral doon, di ba? Na hindi porke nagkamali, ayun na yung buong pagkatao mo na, hindi. Huwag kang madadown. Ibig sabihin, pag nagkamali, hindi, bangon ulit, nabal ulit, bagong araw ulit. Masa lang lilingon doon sa kahapon, mali na yun eh. But, may mga tao kasi na hindi nakakamukuhan. Yung mga nangyayari pa Christian ng mga nakaraan, galad-gad niya pa rin yan hanggang ngayon. Walang mangyayari sa buhay. Kailangan yung lumipas na, tapos na. Adjust ka na. Diretso na lang ulit. Diba? Ano pa?